sa lahat ng liga kasi tol, kasama yung ganyan tol, yung mga trash talkan. Hindi mo mawawala sa liga yan, pre. Mawawala yung gigil ng mga player, pre, pag kinontrol nila. Alam! Baduy, pre. Baduy nga, tol. Baduy na MPL ngayon. Ganun ka baduy MPL ngayon. Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong di umano pagpunta na nga ni Irad dito nga sa MPL PH na kung saan sakupunan nga ito ng RSG PH dahil inilagay na nga ng RSG PH ito nga si Jose sa kanilang MDL team at ang papalitan nga nito ay walang iba kundi si Irad. Si Irad nga kapatid ay ang dating core nito ngang Z4 Esports na kung saan marami nga ang nagsasabi kapatid nagalawang demon kite daw di umano ito ngang si Irad. Kaya naman nakitaan nga ito ng potensyal nito ngang RSG PH para nga mapunta na nga ito dito sa RSG na kung saan kapatid kinakailangan talaga ng RSG ng isang solid na core na kung titingnan okay din naman itong si H2WO. Ngunit mukhang hindi nga nagiging consistent ngayon ang pinapakita nga ni H2 sa pagkakataon na ito. May times kasi kapatid na malakas nga ang laruan ni H2 ngunit ang kanyang kakampi nga kapatid ay hindi nagiging consistent. Minsan naman okay yung laruan ng kanyang kakampi, si H2 naman ay hindi nakakakuha nga ng mga objectives dito nga sa kanilang kalaban. Kaya naman nang dahil nga rito kapatid struggling is real talaga para nga dito sa RSGPH lalo na't na 2-0 pa nga sila ng Brand Esports na kung titingnan ay naabutan pa nga ng Blacklist International standing itong ang RSG. Kaya naman ngayon nga kapatid ay nagbabadya nga na magkakaroon ng kapalitan itong si H2 habang papalapit na nga ng papalapit itong ang playoffs ng MPL na kung saan dito ay titingnan yan ng RSG lalo na't magkakaroon nga tayo ng isang linggong break nga dahil sa Semana Santa na kung titingnan kapatid kung magfit nga itong si Irad dito nga sa main lineup ng RSGPH kapatid posible na pagsapit nga ng playoffs ay magkaroon nga ng kapalitan itong si H2WO na kung saan kung ganito nga ang siste kapatid maganda nga ito para sa RSG lalo na't kung nakukulangan nga sila sa performance nito ang ni H2 para sa akin kapatid kung consistent din kasi yung laruan nga ng kakampi ni H2 maganda rin ang laruan ni H2 ngunit tulad ng sabi ko hindi nga nagiging consistent yung laruan nga ng kanyang kakampi dahilan kung bakit nahihirapan nga itong sa H2 sa pagkakataon na ito kaya naman hindi nga ito magandang pangitain kapatid para sa kupunan ng RSG lalo na't nalalapit na nga itong ang pagsapit ng playoffs. Maganda pa naman ang isang kupunan na sunod-sunod nga ang panalo bago pagsapit ng playoffs nang sa gayon ay may momentum nga ang mga ito kaysa naman galing sa talo ang isang kupunan at pagsapit nga ng playoff dito nga magkakandaleche-leche ang kanila ngang performance na kung saan ang RSGPH pa naman ang dating kampiyon dito nga sa MSC dahil kung sino nga ang magagrand finals ngayong MPL Season 11 ay siya nga ang tutungo doon sa MSC para nga depensahan ang ating titulo at ang RSGPH nga isa sa kupunan na gusto ngang depensahan ang tropeyong iyon ngunit isang mahirap na hamon nga ang kanilang kailangan harapin ngayong MPL at hindi pa nga natin malalaman kapatid kung siswertehin ba sila dito nga sa playoffs ngunit gayunpaman kapag playoffs na nga yung pinag-uusapan ibang bagay na yan kapatid lalo na't ang mga kupunan nga rito sa MPL ay naglalabasan na nga ng kanika-nilang mga alas dito nga sa playoffs kaya naman patindi nga ng patindi ang ipapakita nga ng kupunan pagsapit ng playoffs dito sa MPL Season 11 matapos nga ang manalo ng RSGPH dito nga sa kupunan ng Eko kapatid dito na nga nagsimula ang kanilang kalbaryo sa mga pagkatalo nga dito sa mga kupunan sa MPL ay na overwhelm nga itong RSGPH nang matalo nga nila itong mga world champions ng Mobile Legends. Kaya naman sa nangyayari nga ngayon dito sa RSG hindi nga natutuwa itong si Coach Panda at kailangan na ngang mag-move ni Coach Panda at isa nga sa naiisip niya kapatid ang move na ilipat na nga itong si Irad dito nga sa MPL lineup ng RSG
bilang kapalitan nga ni H2. Well, aabangan nga natin ang bagay na yan kapatid, kung ipapasok ba itong si Irad sa main lineup ng RSGPH o magsisilbing 6 man lang siya para nga magkaroon ng momentum itong ang si H2 pagsapit ng playoff. Sa pagpapatuloy nga kapatid, finally nga ay nagsalita na itong sila Boss Dogs at itong ang si Idol Zapnu patungkol nga dito sa nangyayari sa MPL PH na kung saan ngayon nga kapatid ay maraming naiinggit dito nga sa MPL Indonesia dahil grabe nga yung mga taunting doon na kung saan trash talk is trash talk talaga yung nangyayari nga dito nga sa MPL Indonesia. Kaya naman sa mga ganyang bagay nga kapatid ay natutuwa yung mga fans ng MPL Indo dahil sobrang hype na hype nga ng ML community kapag may mga ganyang ganapan nga sa MPL Indonesia na kung saan taliwas nga ito dito sa MPL PH dahil sa ngayon nga kapatid ay marami nangang bawal dito nga sa mga pro player ng MPL na kung saan sobrang babait na nga ng mga pro player ngayon dito sa MPL na kung titingnan dahil nga rito ay nawawala na raw di umano yung hype nga ng ML dito sa Pinas dahil wala nga yung mga ganong ganapan. At neto lang kapatid, sa isang interview lang ni Doc Ribo ay nabuhay nga muli ang ML community na kung saan ito talaga yung mga bagay na gustong gusto ng mga fans na pinag-uusapan. Tila ay nakakamiss talaga yung mga ganyang bagay kapatid, yung tipong abangan mo yung bawat laban dito nga sa MPL dahil sa mga ganyang taunting nga noong mga nakalipas na season. At finally nga ay nagsalita na itong sila Boss Dogs at Idol Zapnu na kung saan yung dalawang yan nga kapatid ang utak ng pagpapahype dito nga sa ML community. At good news nga kapatid dahil finally nga ay mukhang magbabalik na nga si Boss Dogs dito nga sa ML community at dito nga sa koponan ng Minana Esports na kung saan ito na nga yung NXPE boss. Dahil nung nakaraan nga kapatid ay may post nga itong Minana Esports na patungkol nga di umano dito kay Boss Dogs. At syempre aasahan din natin ang muli ngang pagbabalik ni Idol Zapnu dito sa MPL nang sa gayon ay maihype nga ng dalawang yan ang ML community. At dito nga sa pag-uusap nila Boss Dogs at Idol Zapnu, mukhang may offer nga ang mga ito dito kay Munton at hinihintay lamang nila Boss Dogs at Idol Zapnu ang kasagutan nga ni Munton sa kanilang offer. Narito nga ang pahayag ni Boss Dogs at Idol Zapnu sa nangyayari nga ngayon sa ML community dito sa Pinas. Ito sa akin lang. MPL ngayon, tol, hindi ganun kahit. Tingin mo. Wala. Pag wala, I did say, hindi mo siya gamitam, tol. Wala may pakain ngayon. Kung hindi, parang feeling ko, ayun, na-hype naman ng konti. Kung hindi ginawa ni Ribo yun, walang anuan, tol. Ang mabait na mga player ngayon, pre, akala mo mga ano eh, no? Mga santo eh, no? Akala mo si Papa Sausage eh. Gaga, unchari at kaya kailangan natin bumalik eh. Pagka pumayag si Moon, which is dapat papayag na sila kasi ang hirap na makakuha ngayon ng brand deals pag masustain yung company. So, diyan napapasok. It's rivalry, diba? So, hindi pa hindi nagigits ng MPL, wake up call na nila yan. Isipin mo yun, tol. Huli na naman si Munto. Kasi matigas yung ulo. May bangon ko siya. Wala, may itigas. Ganun namin. Paano mas sustain? Next season. Renewal na kontrata, tol. Sino pa mabagay? Little pa rin. Sa lahat ng liga kasi, tol. Kasama yung ganyan, tol. Yung mga trash talkman. Hindi mo mawawala sa liga yan, pre. Mawawala yung gigil ng mga player, pre. Kinontrol nila. Alam ba, tol, bawal mo din tignan yung kalaban mo habang nasa MPL ka? O di magka-penalty ka? Totoo ba? Oo, tol, kaya bawal mo na tignan. Bawal mo tignan. Kasi distraction daw, ganun. Oo. Parang, wait. Kailangan na ganun eh. Wait, tindakan tol eh, di ba? Oo, bawal mo tignan. Bawal ka mag-hand gesture. Bawal mo tayuhan. Bawal ka mag-trash talk. Bawal ka mag-salita. Basically, na kailangan mo lang sabihin is, opo, yes, opo. Wala, tol, yun o, tol. Baduy, pre. Baduy na, tol. Baduy na MPL ngayon. Ganun ka baduy MPL ngayon. Wala, tol. Hindi nila alam na, tol, no?
Oh, boring MPL nito, super boring.